I am the Lord your God. Fear not the gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but ye have not obeyed my voice. There came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared unto him, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of God. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him, and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Okay, basahin natin dalawang verse, sabay-sabay. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita. Aming pag-aaralan muli. I pray. Salamat sa inyong bilang. I pray, matuto po, Lord, kami sa inyong mga salita. Panginoon, may encourage. Patawarin po, Lord, kami sa maraming pagkukulang. Sa inyo, Lord, maraming salamat sa mga successes. Maraming salamat sa mga nagagawa. But I pray, kayo po ay milos sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, na inataas namin yung salita, inaaral. At kami po ay limitadong pangunawa minsan. Mga salita rin po, Lord, yung lingkod. So I pray, kayo po ang ikilos. At maawa po kayo sa amin. Bigyan niyo ang karunungan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakaupo na po. Good morning po agad sa lahat. Title po nito is... Walaan niyo. Title po nito is My Family is Poor. My Family is Poor. Subtitle, Success Knows No Status. Success knows no status. Parang ano yun, no? Tang twister. Sa Tagalog, ang tagumpay ay walang kinikilalang ano status? Katayuan. Okay? So, binasa po natin ang di natin tinapos kasi medyo mahaba pa to, pero doon po kasi yung highlight dyan, eh, no? Sino mayaman dito? So, objective natin, of course, ma-encourage tayo. Yun naman eh. Define muna natin yung family. Kasi my family is poor. Mabilis lang po ito, pero napakarami kong verse. Kasi part of the message, really, is maintindihan po natin yung importansya ng pamilya. Amen? Lalo may kinalaman sa ating success or failure. So, basahin po natin sa marami tayong verse. Pero, bilisan ko na lang, no? Ano sila nauna dito? Ito. Okay. So, ano ba yung family? Madali lang naman yan. Very basic. No? So, sa panahon kasi natin ngayon, talagang na-shake yan. Alam nyo naman, siguro. Alam nyo. Hindi, okay. Pero sa US, yan, dahil bakla. Okay? Na-shake yung foundation ng family. Amen? Ano pa? Iba naman. Limitado anak. Iba naman, iba-iba yung anak kung saan kanin-kanino. So, na-shake yung foundation ng society. Kaya define natin, very basic ang family po. Ayun nga, nanay, tatay, tatay muna, sorry. Lalaki, babae lang yan. Sila lang, okay? Yung mga anak na. Legitimate, mas magandang legitimate yung anak, of course. And then... So, may mga verses lang tayo dito para maintindihan natin ito, no? So, sa Judges 1:25, balik natin ito mamaya ang ating ano. So, what happened here is, syempre sinasakop nga ng Israel yung mga lupa na pinako sa kanila.
Pero what happened there is, parang Jericho din. Okay, kung lalala nyo yung Jericho, nag-send ng spies yung sina Joshua, tsaka yung dalawang spies, alala nyo yun? So, anong ginawa nung ni Rahab? So, tinago niya, nakipagsimpatsya siya sa pero Joshua, kasi katulad ngayon, yung Ukraine, kanino kayo nakipagsimpatsya dyan? Sa Russia, sa Ukraine. Kanya-kanya po ng ano yan, yung iba, ang pipa sa Russia eh. So, isang nga, yung sinasarakap na tayo ng China, yung iba, sa, ano pa sa China eh. May office mate kami dati noon, hindi ako paniwala eh. Kahit pa Filipino-Chinese ka, what ka may, andito ka na eh. So, ganun yan. So, pero, kaya yun, si Rahab, nakisimpatya sa Israel, kasi alam niya, mga loko-loko kami. Minsan, ganun tayo dapat. Kaya nangyari kay Rahab, naligtas siya, kanyang pamilya. So, ganito rin ba yung nangyari sa Judges 1:25? Merong, alam mo na, nahuli sila at tinulungan sila. So, bandang huli, sabi niya, when he showed them the entrance of the city, they smote the city with the edge of the sword. So, nagtaksin siya sa bansa niya kasi nga, whatever reason, survival na rin, pwedeng ganun, or kumampi siya sa mga lingkod ng Diyos. So, kaya nangyari sa kanya, but let go the man and all his family. So, siya ay naligtas, sampu ng kanyang pamilya. And then, Leviticus 25, bilis lang tayo. Para lang makita natin yung importansya ng family, and then later, yung pagiging mahirap. Okay? Ito po naman yung sabi dyan, then I, may basa po, ready, go. Then I will set my face against that man and against his family. I will cut him off and all that go according after him to commit whoredom with Molech from among their people. Ang napansin nyo po? Ang napansin nyo dyan is may loko-loko pero kasama yung pamilya niya, napansin nyo ba? Against that man and against his family. Gusto ko lang dito, damay-damay po yan. Pag ikaw, lalo tatay ka, loko-loko ka, yung pamilya mo, hindi pwedeng hindi madamay yan. Ngayon, yung iba na spare, kasi matalino rin, na safe yun na rin. So, umaalis yan doon sa pagan teaching, tsaka, tulad ko na, ako, first generation Christian ako eh. So, na spare. Okay, ito pala yung una dapat. Sa kwento sa Judges 7 naman. Joshua 7, I mean. Okay, alam niyo yung kwento dun, Achan. Very familiar, very famous. Infamous pala siya, no? Notorious si Achan kasi nangyari. Alam niyo yung kwento, di ba? Sinasakop nila yung bansa. Pinangako sa kanila ng Diyos, yung promised land. Meron dito, sabi doon, pakabanal kayo. Okay, kahit minsan sa church, ganyan yan eh. Nag-aayos tayo, inaayos natin buhay natin, may isa, dalawa, loko-loko. Okay, kanina may napansin lagi tayo, minsan nag-pray na tayo, iba din nag-pray. Paulit-ulit tayo yan, ha? Very basic yan. So, sana kaisa kayo ngayon, kung mga bata kayo, kaya natin tuturuan, di ba? Wala naman tayong masyadong ano dyan. Pero habang lumalaki kayo, sana, hindi ginagawang laro itong church. Amen? Maraming church dyan, kung gusto yung maglaro-laro, madami dyan. Huwag dito. Kaya nangyari kay Achan po, siyempre, ang Diyos galit nga sa kasalanan. May mga bagay na in-instruct sila na hindi dapat sila doon. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung nagnakaw siya, basically. At malinaw yung instruction, o lahat yan. Okay, yung una nila yun eh, di ba? Wala munang kukuha. Next time, bibigyan kayo kung ano man yan. Okay? So, ibang spoils ng war, dinidistribute naman. Pero inutusan sila lahat ngayon ha, sa Diyos muna lahat dyan. Tapos, syempre, yung mga accursed thing, ano yan, sinusunog, okay? Mga Diyos-Diyosan. Itong si Achan naman, kumuha siya. Dito po nag-umpisen sa Joshua 7. Yan. So, okay na eh. Tagumpay sila. Kaya sa buong conquest po ng Joshua time, Judges time, or yung conquest time, isang beses lang sila natalo. Hindi sila natalo kasi pangako ng Diyos yun eh. Kasama nyo ako sa inyong, ano, mahirap yan, mananakop kayo. Yung kasama mo ang Diyos,
analong ka. Pero dahil sila'y nagkasala, ano sabi dyan? Kwento ko na lang mabilis kasi introduction lang to. So may nagnakaw, okay? Imagine nyo yung sarili nyo sana. Again, hindi kayo ganyan, ha? Dutabaho ko yan. Kung paano maalis dito yung mga loko-loko para hindi madama yung iba. Amen? So pero sa church door, minsan talaga may Judas, eh. Hindi naman. Pero anong ginawa niya? Ang galing ng pag-ano ni, ng Diyos kay Diyos, talagang tinuro niya, eh. Paano malaman yun? All-knowing, hindi. Ginabayan siya ng Diyos. So, bandang uli, sa saan ba si Akan? Judah yan, eh, no? Kababayan pa ng leader nila. Eh, mga leader natin, mga loko-loko, yung mga kabag-anak, loko-loko, no? Malalakas ang loob. Kaya hindi dapat ganun, eh. Anyway, bandang uli na tinuro ng Diyos si Akan, nagnakaw nga siya, and then, ano nangyari? Pinatay si Akan. Yun ba yung nangyari? Pinatay si Akan, pero hindi lang si Akan. Kasama, pamilya niya, lahat ng ari-arian niya, binato, namatay, tapos sinunog pa. Gusto ko sabihin, ang pamilya po natin, damay-damay lagi yan. Amen? Sa blessing at saka sa curse. Okay? Bilisan ko lang itong introduction natin. Ano pa? Nagpasan ko na yung iba. So, bigyan ko lang kayo ng ito naman sa root. So, malinaw naman na yun, oh. Sa root, ilalo nyo si root. Siya hindi siya taga-Israel dati, pero naging asawa siya ng Israelite na anak na Naomi. Sila'y nag sa Moab, bakasyon. Hindi nag-bakasyon, so, nag-migrate. Kala nila, magpapalain sila, hindi pala. Namatay ang kanyang asawa, tapos si Ruth po ay sumama kay Naomi. Kaya sabi dyan sa Ruth 2:1, sabi dyan, and Naomi had a kinsman of her husband, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, his name is Boaz. So, nangyari nga doon, so walang-wala na si Naomi, saka si Ruth. Pero, may kamag-anak pala si Naomi, na of course, hindi naman tayo basta kamag-anak, maikiano ka na doon, di ba? Nakakahiya yung mga taong may delikadesa kahit o paano, di ba? Hindi ka naman, ano. So, lalo yung mga magkakapatid, ganyan-ganyan. Eh, alam yung buhay nyo, eh. Nakaka-reflect na sa mga edad natin, ha. Kaya naman siya pinagpala, ganito, ako, ganyan. So, hindi basta-basta na masukan si Naomi. Pero, ano nangyari? May alam din si Naomi. Kung alam niyo ako ito dito, kinaibigan nga nila yung Boaz, may instruction sa kay Ruth. Then, bandang huli, nagkatotoo. At napaganda kasi si Boaz ay napaka nung taon sa mayaman, siya ay matalino at tag dito, mayroon din siyang honor. So, may ginawa pa siya doon para maging legal yung kanyang niredeem niya si Ruth. At bandang huli, happy ending to, di ba? So, naging asawa niya si Ruth. So, gusto lang sabihin, damay-damay tayo sa curse kanina, si Akan. Ganon din sa blessing. Okay? Amen? Amen. Sinong walang pamilya dito? Mayroon tayo ng pamilya lahat, no? Pero iba, medyo, ano, pero may pamilya tayo sa Diyos kung ligtas ka. Amen? Amen. And ating finale mamaya. So, ano pa? Another blessing. Example ng blessing sa pamilya. First Chronicles. So, alam niyo ba yung Ark of the Lord? So, ang Ark of the Lord, syempre, yun yung parang symbolism ng presensya ng Diyos. So, katapos ko lang din ulit sa 2 Samuel. So, may curse doon kasi kinuha ng mga Philistines, di ba? Pero, tingnan niyo nangyari sa family ni Obed-Edom. May basa po, ready, go. The Ark of God remained in the family of Obed-Edom, in his house 3 months. And the Lord blessed the house of Obed-Edom. Yun, alam niyo po. All that he had. So, pinagpala. Alam niyo yung blessing? Alam naman siguro yan, di ba? Minsan, makikita akong mga pamilya, pinagpala. Ito mga nasa harap natin. So, ano yan? Sa Catholic, mag-pray din natin yan. Medyo nakakausap natin. Tapos yung isa, nilike pa yung ating, ano,
Kayo, like nyo rin yung ating ano, Facebook at YouTube. Nag-review pa eh, natuwa ako. Pero basta isa sa kanila. Okay? Mga ano yan, mga seaman. Anyway, nakita nyo yung pagpapala. Ibig sabihin, pagpapala, yan, daming blessing. Yan sila, dahil sa sasakyan. Dahil lang minsan sa isang tao. Okay, obviously, pag maayos yung tatay, pag-aaralin ng mabuti yung anak, gagail. Okay? Eh, lalo na kung may kinalaman sa gawain ng Diyos. Amen? May nakita rin tayong ganun. So, again, ako ay first generation Christian kami. Dati kami Catholic. Nakita ko yung iba na hindi naman nainggit, pero parang gano'n, di ba? Banal na inggit, sabi nila. Kasi makikita ko, pinagpala yung ano, ito, pinagpala din, apo, anak, maglilingkod lahat sa Diyos, napakagandang. Parang gano'n siya sabi dito, pinagpala, pamilya ni Obedidom kasi, nanatili sa, win-welcome po nila yung Ark of the Lord. So pwede nating i-relate yan, pag tayo pamilya natin, lahat tayo nasa church. Amen? Pag kahit minsan yung isa lang, and then later, pag-pray mo yung mga kamag-anak mo, maligtas din, and then magtapat sa Panginoon, nandun ang blessing. Okay? So, ano pa? Meron din curse, nabanggit ko na kanina. Basahin natin sa Jeremiah. May example ng mga pamilya na pinagpala na curse dahil ang totoo, ang pamilya, damay-damay. Sabi po sa Jeremiah 8:3, alam niyo yung kwento sa Jeremiah, puro negative to, yung Israel, nagloko-loko sila sa Diyos. What happened? Na-curse sila, bandang huli sila yung nasakop. Ito po yung sabi sa 8:3, pakibasa po, ready go. And there shall be chosen rather than right by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places the Lord. Okay, basahin ko na sa Amos 3:1. Hear this, the word of the Lord that spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought you up from the land of Egypt. So again, sa Micah 2:3 naman, ganun din. Therefore, thus saith the Lord, behold, against this family, Israel po yung sinasabi dyan, do I devise an evil? Hindi nyo ba yun? Galit ang Diyos sa Israel ng time na yon at ngayon lalo. Ngayon ang tamang Israel na yung mga Kristiyano. Okay? Ano natin yan for another time, pero gusto ko lang sabihin kasi itong ibang mga bagay na ito, hindi sinasabi ng ibang pastor eh. Kasi hindi nila naaral. Pero malinaw po dito yung buong pamilya daw. Damay-damay na yon. Masabihin nyo, eh bakit naman, ano, lahat ba na? Hindi naman lahat. Pwede pang maligtas yung iba dyan. Amen? Individual, mga Israelite. Pero pag sila ay as a whole, pinagpatuloy sila sa kalokohan nila, sabi dito, against ang Diyos sa kanila, tinawag silang evil family, ano pa, from which ye shall not remove your necks, neither shall ye go haughtily, for this time is evil. Doon sa Micah naman. So, ibig sabihin lang, damay-damay po yan pag may curse. Okay, tayo mga Pilipino, nauna sa atin yung Catholic eh, di ba? So, salamat sa Panginoon, di naman niya tayo pinabayaan lahat na walang kalaban-laban. Amen? So, pinapasok din po dito yung mga ibang Christian groups. At first, yung Baptist. At sabi nga na iba, nauna daw ang Baptist sa Pilipinas. Pero, totoo yun. Kasi may documentation na, may mahirap i-document yan eh. Pero may lalo sa mga Cebu, doon daw yan eh. Naghatian daw yan, kesyo ganun. After nung, ano. Anyway, so, damay-damay na sa curse, pero ito, Jeremiah ulit tayo, pero hindi naman lahat. Nabanggit ko nga kanina. So, hindi po lahat sa Israel ay na-curse. As a whole, sila ay kinurse, pero, alam niyo yung kwento, ay katulad ng Jeremiah, ano nangyari dyan, Jeremiah, bandang muli siya ay naligtas, na-spare, okay? Yung iba na matay, yung iba na alipin, si Jeremiah, sabi sa kanya nung hari, oh, gusto mo dito sa Babylon? Pwede ka. Gusto mo dyan, okay lang. Parang wow, di ba? Ibuhay mo yung gusto mong buhay. So, napaganda nung nangyari kay Jeremiah. Gusto ko lang sabihin, ito sa 3:40 naman, introduction pa lang tayo. Sabi dito, turn, O backsliding children, saith the Lord. For I am married unto you, and I will take one of you a city, and two of a family, and I will bring you to Zion.
Okay, so lahat ba ay lahat ba sa pamilya, lahat na curse, lahat ba wala nang pag-aani, hindi ganun. So, pag tayo kahit sa pamilya natin ay tayo yung nag-ganun talaga sa Panginoon, nakinig. Kahit pa yung pamilya natin, nakita yung tatay ko ganito, nanay ko ganyan, kapatid ko ganyan. Pero pag nanatili ka sa Panginoon, pwede ka niyang pagpalain. Kukunin ka doon sa pamilya mo. Amen? Yan sabi dyan. So, hindi ko na ano yung iba. Napalami yung akin eh. Pero this time, basta malinaw po ang pamilya natin, napaka-importante, salamat sa Diyos ating pamilya, pero damay-damay yan. Ngayon, paano yan, basto? Ito yung pinakagusto ko ano eh. Paano mahirap ako, basto? Wala na akong pag-asa ba sa buhay? Kaya tinanong ko kanina, sino mayaman dito? Wala naman. Kaya pag-usapan na po natin ngayong umaga at hapon, kung di tayo matapos, para tayo magkakaroon ng success, especially sa Panginoon, ha? Kasi po, ganito yan, pag mali ang ating definition ng success, minsan, di tayo makarating doon kasi mali pa nga, eh. Success pa lang, mali na. I mean, yung definition pa lang, mali na. Pag gumagalaw yung post mo, definition mo, mahirap i-attain. Okay? Intindihan nyo ba yan? So, kaya, ano ba yung success na dapat nating ma-attain? Titingnan natin muna sa Joshua, very famous verse. Kumusta niyo pa rin ba to? Ay basa, ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan po yung magandang definition ng success. Amen? Iyan niya, kabisaduhin niya, lagay niyo sa wall niyo, sa wallpaper, lagay sa bubong niyo, kahit saan, ganda yan. At ang context po ng Joshua again, dumating sa conquest stage, pinalalahanan sila na bago ka magkaroon ng success at maayos na success at hindi nawawala, kailangan ng success mo, yung good success na natawag dito, mag-upisa yan sa Panginoon, okay? So may nakakalimutan ako sa introduction. Baligan ko lang, ha? So, lahat ba, pag pinanganak ka mahirap, mahirap ka na ba forever? So, meron tayong mga example niya sa Bible. O, alam niyo naman, yung mga kwento dyan minsan, rags to riches. Sino mong ilala niya? Si Pacquiao. Sa boxing, hindi magandang pat. Sino pa? Si Bilya, totoo ba yun? Hindi ko rin alam. Panghilinan. Sino pong pang? Manny Panghilinan. Amen. Sana ma-share natin yan, ha? Sino pa? Si? Henry C. Okay. Yung mga kwento niyan, tsaka yung Mercury, no? SM. So, alam natin yan sa mga place, katulad ng Pilipinas, US, kung saan, kahit pa paano, capitalism, umiiral dyan, okay, magsipag ka lang, lahat ay may equal opportunity na maging successful sa buhay. At least dito lang sa libutan. Tandaan niyo mga bata, nakikinig ba kayo? Halo-halo na yung lesson natin dito. May economics, may... Pero sa Bible, may maganda lalong examples. Okay? So, pero dalawa na lang. So, ano tayo kay Saul, saka kay David. So, si Saul po ay mahirap din po siya. Ito pa yung sinabi niya sa kanyang... Hindi ko nalagay dito, pero kabisado ko yun. Eh. Nasaan ba yan? Sa 1 Samuel ba yan? Hindi, dito tayo kay Saul. Yan, dito yun eh. 1 Samuel, yan, 9. So si Samuel po yung leader at that time, pero nanghingi po nga ng hari yung mga tao. Israel. Kaya sabi dyan, ano ba yan? Verse 21. Ito po yung sinabi niya para makita natin ano bang klase si Saul. Saan siya nagsimula? Okay, basa po. Ready, go. And Saul answered and said, "Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin?
Okay, so ang sasabihin niyo diyan, magiging hari ka. Okay, yun lang yun. Pero malinaw po diyan, si Saul ay Benjamite, napaka-late lang po yan. Kumbaga sa Pilipinas, sino ba yan? Kaya dati yung Davao, nag-ano sa atin yan. Kasi nga, puro taga-Maynila na lang yan eh. E ngayon, taga-Ilocos naman. Last time, baka taga-Cebu, baka ano yan eh. Gusto nilang, alam niyo ba yan, gusto nilang sempre yung Cebu. Maunlad din po kasi doon. Anyway, may ganyang sentimento si Saul kasi maliit yung kanilang bayan. At karamihan naging before him, mga hari dyan, mga judges, karamihan sa Judah, parang may tatlo doon, meron sa Ephraim, Manasseh meron din. Kaya parang nag-aalangan sa sarili niya. Amen? So ganyan ba kayo minsan? Mahirap lang ako, Pastor. Huwag mo akong pag-preach ng gano'n tayo ng Bible. Kaya ka nga tinuturuan. Para hindi ka manatiling, sabi ni Pastor dito, no, utak mahirap. No? Gamitin ko siya kasi, sabi nga si Pastor dito, ganun din. Okay? Yung testimony niya, ganun lang. Minsan nakakaiyak eh. Ulitin ko na lang para sa iba. Ha? Ako, wala akong testimony. Pero si Pastor dito, sa ang kwento niya lagi nun, in summary na lang, basta pag nakikitira na nga lang sila, nakikiturok na lang sila. Okay, hindi nila lupa. Dito muna kami, ha? Nakiusap lang sila. E di gumawa ng kubo-kubo yung tatay niya. E malakas ang ulan. Bagyo pala. Gumugulong yung bahay nilang ganun, no? E ang pwento yun, nag-share sila sa isa lang si pilyo nila. Buong maghanak na. So, pero huwag mo sasabihin, wala ka ng pag-asa. Amen? Kaya nga yun ang laging topic natin dito sa church, saka sa Bible. Tiwala sa Diyos. Ang hirap minsan kausap ng tao, walang tiwala sa Diyos. Amen? Nakakausap pag ganun, wala na akong pag-asa. Ang hirap kausap nito. Ligtas ka ba? Kaya nga sharean muna ng salita ng Diyos. Pag ligtas na yan, pwede mo nang turuan ngayon na magtiwala sa Diyos. Pero pag ligtas ka na, ganun din. Hindi kayo hinto na wala ka ng pag-asa, hindi na ako maging successful, nakikita ibang tao, matalino pa, yung iba, merong ganyan. Ito, iba. Ako, wala nang kwenta. Ngayong umaga, sana hindi ganun natin maging ating pag-iisip. Amen? Amen. Lalong gitiwala tayo sa Diyos. So, makita natin si Saul, maliit, mahirap, hindi naman siguro sobrang hirap, pero, yung mga kabayo din sila, pero ibig sabihin, hindi siya yung hari material. Amen? Hindi siya magiging hari. Pero bandang huli, nangyari sa kanya, tapusin natin kay Saul, naging hari siya. Pero may hindi maganda in the latter end, nangyari sa kanya, hindi siya nagtapat sa Diyos. So in summary, ganun tayo, pwede tayong yumaman, amen, maging successful sa buhay. Okay, again, hindi mayaman successful ha. Ginagamit ko lagi yan, sinasabi ko sa mga tao dito, na magandang illustration kasi yan, pero hindi yan ang final success. Gusto ko lang maging malinaw yon. Okay? So, bandang uli, yumabang naman. So, may mga mahirap bang ganyan, tapos yumaman, naging mayabang naman. So, iwasan natin yon. Amen? Nangyari yan sa Bible, nangyari sa maraming kilala natin. Move on tayo kay David. Yung maganda kay David, ganun din si David, hindi ko nabasahin ha, pero siya ay bunso, shepherd boy lang siya. Bandang uli, ginamit siya ng Diyos. Amen? Amen. Nakikinig ba kayo sa likod? Wala kayong mautuna pag di kayo nakikinig. Kaya ang inaaral natin kung paano tayo pagpalain ng Diyos eh. Sana nakikita niyo sarili niyo na pagpapalain ng Diyos. Kung hindi, baka nga hindi. Nakakalungkot naman. Anyway, in a sermon within a sermon. Okay, so number one, nakita na natin ang mga mahirap pwede yumaman, ang unsuccessful, minsan di nga matalino. Magkaroon ka nga lang ng business minsan kahit sa basura. Pwede kang pagpalain ng Diyos. So ngayon, tingnan natin po, no, parang mangarap din tayo. Especially, again, sa gawain ng Diyos. Di tayo nakafocus sa, ano, sa sanlibutan. Diyan talaga, pag sanlibutan ka lang nakafocus, o yung yaman sa... Maliligaw ka rin dyan, eh. Bandang parang si Saul. Biglaan. Boom, hari ako. Yabang. Yaman. So, hindi tayo ganoon. Ang success natin dapat sa Panginoon. Kasama mo sa plano ng Panginoon, siya sinusunod mo. Kaya, pag-aralan natin ngayong umaga at hapon, hindi tayo matapos,
having success no matter what your status. So, yun ang focus natin, ha? Huwag kayong tumingin sa status nyo. Hindi ako matalino, pastor, eh. Sa opisina, ganun. Misan, yung papansin ko yung mga office mate namin, kaya ano, magaling to kasi talagang talino, eh. Bakit naging ganyan? Magaling talaga. Walang duda, pero tanong, hinto ka na ba? Hindi ka na makangarap? Mali yun. Okay? So, paano tayo magkakaroon ng success? At yun ang dapat na attitude natin at mindset natin. Kahit ano ka pa, hindi ako masyado matalino, maliit lang ako. Yung pastor ulit yan, eh. Ganun, si pastor na kasi maliit lang na ganyan. Eh. Sabi niya lagi, walang makikinig sa akin. Pero ngayon, talagang inaano rin si pastor kasi nakita yung blessing. Eh. Mahirap lang kami. Hindi ako matalino, maliit ako. Ano pa, mahina ako. Hihika-hika pa ako, eh. Wala, hindi ako magpapalain ng Diyos. Alam niyo ba yung merong ilan yung si, ano, alimutan ko talaga yung pangalan. Yung Syrian, ano ba, may ketong. Nasa case din, maliit na tao. Sa history, nakalala ko yung, basta yung King of Jerusalem, may ketong din yun, eh. Merong hari. So, okay, mawala ng pag-asa. So, number one, ano yung dapat natin tingnan? Kung di natin titingnan yung status natin, ano yung dapat natin tingnan? Ano dapat natin gawin para magkaroon tayo ng success sa Panginoon? Okay? Sa ministry, sa buhay nating Kristiyano. So, number one, balik tayo sa ating... May-summarize ko muna si ano? Gideon. Bago tingnan natin yung points. So, si Gideon po ay ordinaryong tao din. Nabasa natin kanina sa verse 15. Sabi, mahirap lang kami. So, what happened here is, yung time ng judges, wala silang hari. Hindi ganun ang structure nila sa kanilang bansa. So, ginagawa ng Panginoon yun, sinasalba naman sila, pinagpala sila. Pero, pag sila, katulad sa number one, sabi dyan, loko-loko sila eh. They did evil. Pero, doon tayo sa point number one. Point number one, sabi dyan, and the Lord delivered them into the hands of the Midian 7 years. Sabi sa 8, that the Lord sent a prophet unto the children of Israel. Mandang uli, dito kay Gideon. Anong nangyari? And there came an angel of the Lord. Okay, so tinutulungan sila ng Panginoon. Amen? Kahit sila ay oppressed, binanggit pa dyan, sobrang hirap nila. Kasi katulad ngayon sa Sri Lanka daw, sa ano mong mahirap na bansa, alam nyo? Afghanistan. Kasi pag war-torn ka talaga, mahirap. Ang hirap mag-trade sa ibang bansa. Katulad sa Ukraine ngayon. Sa Ukraine, napaka ano nang maganda yung harvest nila, ng wheat. Isa-isa lang, exporter yan. Eh, may gera. Ano mangyayari? Hindi makalabas. O paano yun? Maghihirap sila. So, ganyan po pag may hirap. Kaya, i-reflect natin yung sarili natin, no? Pastor, ako, kaya naman ako mahirap kasi, no, fill in the blanks. Kayo na magsabi kasi po, ganyan-ganyan. Kayo nakakalam ng inyong katayuan. Pero, pwede kayong gamitin ng Diyos. Amen? Si Gideon, ginamit siya ng Diyos. So, pero gusto kong point number one, all started with the Lord. Okay? Ang Panginoon, di siya nagkukulang sa atin. Sa kanila, nagloko-loko sila, loko-loko sila. Pero ang Panginoon nagpapadala ng kanyang mga lingkod para sila ay hindi naman tuluyang dumausdos kung saan man. Amen? Totally, wala nang pag-asa. Hindi ganun. Ang Panginoon, papakita niya sa iyo, ito yung bunga ng kasalanan mo, ito yung bunga ng tatay mo, na mga ninuno nyo. Okay? Yung sila lang ka daw, ganun eh. May pagkakamali yung kanilang presidente ng matagal. Ano nangyari? Damay-damay na sila. Ano nangyari sa silang ka ngayon? Wala na silang ano, sobrang hirap na nila. Sinong tutulong sa inyo pag ganun? So, pero ang Panginoon nagpapadala ng tulong. Okay, so number one, all started with the Lord. Nagpapadala ang Panginoon, hindi siya nagkukulang. Amen? At pag siya ay tumutulong, ano yung equivalent nun? Obviously, equivalent nun. So, may pag-asa. Amen? There is hope. So, number one, huwag nyo tingnan yung status nyo, may pag-asa. Amen? Meron ba dito sobrang hirap na, ano, nagnanakaw na, wala naman sana. Eh, kahit nga yung damit natin, kahit saan, dami naman yan, di ba?
So, yeah, binadala po sa verse 8, nagpadala ang Panginoon ng prophet, preacher po yan, para sila ay matulungan. Sa verse 11, ito po yung nag-ano kay, kumausap kay Gideon. Gano'n ka special pag, binisita ka ng anghel? Ha? Magpasalamat siya Panginoon, amen? Magpasalamat ba kayo, may church dito? O hindi? Kilala kami sa Germany, gano'n, umiiyak sila talaga. Buti nga lang, meron online. Ito, napaka-wicked ng ating bansa! Umiiyak sila doon, tapos dito, baka hindi tayo makapunta sa church. Absent, absent. Yung kilala kami gano'n. Sa Canada, pinipersecute sila, hindi sila gano'ng laya, katulad natin. So, number one, all started with the Lord. May pag-asa tayo, amen? Number two, tayo magtatagal kasi tapos natin na mamayang hapon na naman. Sabi dyan, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Number two, paano tayo magiging successful sa Panginoon? Number two, recognize the problem. Okay, by the way, pinopost ko sa Facebook ha, tsaka sa, sorry, sa YouTube, yung outline natin para maka-focus kayo kung gusto nyo lang. Anyway, may problema sila. Generation na po. Okay, parang Pilipinas, may sinasabi nila pag nainig ka, cancel ng lipunan. Ano yung cancel ng lipunan? Kanya-kanya naman yun. Sabi nila, pagnanakaw, corruption, diba, drugs. Kawawa yung drugs, lagi lang ginagamit yung drugs eh. Eh ngayon, natapos na yung termino ni Duterte. Yung 6 months, naging wala na. Eh mga anak niya eh, ganun din. Tama ba mayor ngayon si ano, yung anak niya sa loko-lokong yan. Makita niyo yung itsura nun, di ba? Drug lord yun eh. Yung itsura pa lang eh. Kaya ganyan po yung ating ano eh. Dapat tanggapin natin kung gusto tayo mag-successful, mag-umpisa tayo, huwag natin i-deny. Kung may kasalanan, kaya ang Diyos mo lang, galit sa atin. Amen? Kanina may nasermonan ako. Kung alam mong mali ka, panalangin lang. Hindi mo magawang seryosoin ang church. Sana makita mo yung future mo, kahit bata ka pa. Hindi laro-laro yung church. Kung meron dyan, dyan na lang kayo sa iba. Sineset up natin yung church natin para maging maayos, na hindi tayo mag-e-end, na pag namatay yung pastor, wala na. Hindi tayo ganun. Kaya bawat isa sa atin dapat kinakausap ng Diyos, seryoso sa gawain ng Diyos. Amen? Merong kasalanan. Sabi dyan, Israel did evil in the sight of the Lord. Kita ng Diyos yan. Kaya sabi ko, nagkukunwari pa yan mga politiko, huwag kayong utang na loob. Ngayon tayong preaching na ganyan. Nung kailan lang, mag-e-election. Parang kasi nakikita ko minsan kahit sa church, nakakaiyak na ewan. Yung mga Kristiyano, nagtitiwala sa mga politiko, mga pulpol. Anong pag-asa mo dyan? Lolokohin ka niyan, lolo, pera-pera. Bakit hindi na lang ganito? I-recognize natin may kasalanan. Okay? Mag-upisa tayo sarili natin. Aminin mo, may pagkukulang ako, yung tatay ko, yung ninuno namin, mga Pilipino, lalo dito sa Maynila. Naunahan tayo ng mga Katoliko eh. I-recognize mo yun. And then we move from there. Amen? Ibig sabihin na may mali tayo, anong gagawin natin next? Amen? Kaya number two, accept ang problema, may reality, may kasalanan. Ito pa, itong problema din. May mga kinakausap ng Diyos, katulad ni Gideon. Okay? Nabasa natin kanina, binisita na siya ng anghel. Okay? So, ano sabi niya? Basahin natin. Sabi dyan, and Gideon said unto him, O my Lord. Maganda naman. At least, na-recognize yung angel of the Lord. The Lord. If the Lord be with us, why then is all this befallen us? So, nagtatanong siya. Kasi alam niya naman yung pangako sa kanilang bansa. Kahit tayo dito, madalas, narinig niya ng preaching, kasama natin doon, salamat sa Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kasama mo siya, tutuparin niya ang kanyang pangako. Anong ginagawa natin? Misan, di tayo nagtitiwala eh. Kino-question natin. Parang si Gideon, binisita ka na lang ang hell, ano pa? Lord, kasama ka ba namin?
Bakit nangyari ito? Sino nag-gaganyan minsan? Nag-self-pity, tawag dyan. Lord, kasama ba kita? Ligtas ba kami? Bakit ganito lang? Wala man lang akong ganito. Wala man lang akong ganyan. Okay? Ganda yung testimony kanina. Lord, ba't di ko maintindihan? Eh? Give it time. Amen? Magtapat ka lang. May mga bagay iba, naiintindihan nila yung letters, yung grammar dito, pero hindi nila intindihan yung mensahe na salita ng Diyos. Ikaw, magtapat ka dyan, yung mga bata. Amen? Nitiwala ko ba sa Diyos? Pinipili yan. Naalala niyo, kung ligtas kayo, pinili niyo yun. Hindi tayo Calvinist dito. Isang araw, sinabi siya, salita ng Diyos, makasalanan ka, pupunta ka sa impyerno, yung pinaka, ano, ultimate, extreme eh. Tapos niligtas ka niya doon. Ano pa yung ibang bagay? Maging mayaman lang, pagpalain ka, madali na yan sa Diyos. Kaya, huwag natin kukusyonin yung Diyos. So, papasok naman dito yung mga leader na. Okay? Tayo ngayon, tayo nasa edad na tayo eh. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Kulang pa rin tayo. Naintindihan mo na, minsan mga adult na tayo, tayo sa atin nakatingin yung ating mga anak. Ano gagawin natin? Ihina-hina pa tayo minsan. Alam mo na yan eh. Yung anak mo ngayon, nakikita mo na yung sarili mo sa kanya. Ba't kaya mahina yung anak ko? Baka malamang ganun ka rin. Anong gagawin mo ngayon? Magbago ka na. Okay, huwag mong pagdudahan ng Diyos. Kaya nakikita ko dito ganun eh, si, ano eh, binisita ng anghel. Tinanong niya pa yung Diyos, bakit nangyari sa... Hindi mo ba alam yung kwento? For generation, generation, pinagpapala sila ng Diyos pag sila ay tumalima sa Diyos. Pag tumalikod sila sa Diyos, andyan ang curse. Oh, ano pa? Ano ba lang history? Sino mahilig sa history dito? Maging mahilig na kayo sa history. Pag mahilig kayo sa Bible, mahilig kayo sa history. Sabi nila, history repeat itself. Kaya sabi rin ng Bible or ng kataga na sinasabi ng pastor, totoo ito, sabi niya, history is his story. Tindihan niyo ba yan? History is his story. Sa kanya yan, siya sumusulat niyan. At ang kanyang pakikitungo sa mga tao, especially mga anak niya, pwede mabago yan, yung course natin. At ganun nangyari kay Gideon. Okay, nung una, nag-question siya, bandang ulit, sumunod siya, yun ang maganda doon. Okay? Pero gusto ko lang sabihin, sa ating point number two, reality, kasalanan, huwag mong questionin ng Diyos. Amen? Huwag mong mag-demand sa Diyos. Did not the Lord bring us up from Egypt? Oh, alam mo yung kwento, alam mo pala yung kwento eh. Kung ginawa sa kanila ng Diyos yun, galing sila sa Egypt, paano ka aalis sa Egypt? Ha? Paano ka aalis kung kulong ka, wala kang armas, sila yung malakas? Hindi mo kaya. Pero naalis ba sila doon? Nakaalis ba sila? Nakaalis sila sa tulong ng Panginoon. Sabi ito, with the mighty hand, pag binabasa mo yung paulit-ulit yan, ang Diyos ang umilos. Kaya kung ikaw, naligtas ka. Dati tayo, ano man, kung saan kayo galing, Katoliko, kung saan man yan, Muslim pa kayo, pwede kayo maligtas. Amen? Kung naligtas kayo, gamitin nyo na opportunity na maglingkod sa Diyos. Huwag ka nang ihinahina. Amen? So, tapusin na natin to. So, ano nangyari ngayon kay Gideon? So, ito pong chapter 6, ito pala, introduction pa lang to eh. Chapter 7 and 8, doon pala sila mananalo. Pero introduction lang naman sa atin to, kaya dito lang tayo muna sa 6. So, sa 15, ito po yung excuse niya. Again pala, si Moses may excuse din. Alam niyo yung excuse ni Moses. Pero kay Gideon, sabi niya dito, and he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Sa Tagalog po, paano ko ililigtas at anong gagamitin ko, Lord? Wala nga eh. Parang minsan sa church, ganda mga Baptist. Buti nga yung Baptist ngayon, medyo okay-okay na rin sa Pilipinas. Like, kinukwento dati na basta gano'n, ang hirap. Hindi yung Catholic, makita mo, lalaki nila. Pupunta mo yung mga Catholic, anong nga sabihin sa inyo? Paano kung matapat ka doon sa medyo loko-loko din? Parang yung may nakausap ako gano'n nga dito. Loko-loko talaga eh. Buti, handa na ako. Sabi ba naman sa akin, ilan ba kayo dyan? Yung mga tanong eh, ilan ba kayo dyan? Kala ko minsan nagtatanong ng ano eh, ng gusto lang malaman. Hindi, nang-aasar eh. Pero minsan pag pumasok sa utang mo yun, discourage ka. Amen? Sino di-discourage dito? Yung iba dito, nakabalitaan ko, bahala sila, hindi na naintindihan eh. Pero may nagsasabi raw dito, eh, di naman church yan eh. Bahay lang yan eh.
Kasi nakaka-discourage, di ba? Kasi hindi nila alam na yung mga tamang churches pala, ganito talaga nag-start. Kasi wala tayong pera, nagtitiwala tayo sa Diyos, independent tayo, and therefore, normal yun. Natural, wala tayong maraming pondo. Anyway. Sabi dyan, ano maliligtas si Israel? Meron ba akong army? Isang ganyan tayo, bilang mga Kristiyano, nag-aarap tayo army agad. Bandang huli, magkakaroon siya ng army. Amen? Natuto siya, at ginamit naman sila ng Diyos, nagkaroon siya ng army, pero bandang huli, anong ginawa niya? Alam niyo kwento. Pinaliit niya pa. Kasi, minsan, ang gera, hindi na mapanalo yan sa dami. Alam niyo naman siguro yon, kung alam niyo konting science, physics, minsan pag may, kahit nga boxing eh, hindi laging yung malakas yung nanalo. Kaya nga may martial arts yung tinatawag. Hindi na tuloy yung ating martial arts eh. No? Yun ang lesson doon. Kahit maliit ka, pag may alam ka lang, kasama mo ang Diyos, yung, again, yung kwento ni David, natalo niya yung malaki. Kaya sabi dyan, huwag tayo magtanong ng ganito. Amen? Pwede ka magtanong, pero bandang uli, magtiwala ka sa Diyos. Okay, kaya point number 3, natapos natin, sabi niya dyan, ang gagamitin ko, wala naman nung, behold, my family is poor in Manasseh. Yung Manasseh, medyo malaking tribe yan, kaso siya, parang si Benjamin kanina, si Saul, pero ito, malaking tribe, pero siya, mahirap. So, paano yan? Wala na akong pag-asa, hindi. Okay? Kaya point number 3, nasabi ko na kasi kanina ito eh. Recognize status can hinder but not that important. Kasi nakita natin si Saul, mahirap siya, naging hari. Ginusto ng Diyos. Si David, naging hari. Bandang uli, mahirap yung pinagdaan ni David. Amen? Bandang uli, naging hari, naging successful. Bandang uli, yung anak niya. Ano nangyari kay Solomon? Yung time ni Solomon, napaka-unlad nila. Sobrang unlad. Tapos ko lang din dyan. Sa akin devotion, pambirat. Minsan, hindi ko na pinapakinggan. Basta alam ko, marami yun. Binili lang yung kanyang revenue. Taon-taon, ganito yung gold. Dumarating lang sa kanya yung ginto. At nung binisita pa siya ng Queen of Sheba, niregaluhan pa siya, niregaluhan niya rin. Parang bali wala sa kanya yung pera eh. Kasi bang ngayon ganon? Minsan, ganon yan eh. Tapos yun nga, makwentuhan na sa mga pastor na lang. Kasi si pastor nagkukwento rin. Dati yun, si pastor ay ganun yung kwento nun. Dati, mahirap din. Pero bandang lang pinagpala. Kaya minsan kami, batihan namin yan. Dadala ka ng konting regalo. Parang salamat sa Panginoon. Pinagpala. Amen? Kahit paano na re-recognize yun. Yung iba, wala. Amen? So, pero mangarap tayo. Pwede mangyari sa atin. Kaya number one, it all started with the Lord. Alam ng Diyos. Unfair ang Diyos. Eh, pinanganak ako mahirap eh. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan. May pag-asa tayo. Number two, yung pinakipotating point natin, recognize the problem, reality yan, andyan na yan. Isakop tayo, nung gagawin natin. Magpatuloy na lang tayo. From there, yung kasalanan, alamin natin yan. Kaya sa church, puro kasalanan pinag-uusapan eh. Hindi para enjoy ah. Okay, para kilalanin and then iwasan. Sa mga churches na hindi pinag-uusapan yung kasalanan, sabi rin pala ni Joel Austin, yung alala niyan. Kasi iba kasi, sikat yun eh. At saka parang di na kayo mag-quote kay Joel Austin kasi alam niyo na yung Facebook, di ba? Minsan iba, ganun eh. Huwag kayong random ano lang dyan, ha? Joel Austin, tandaan niyo na yan, huwag kayong mag-quote doon. Alam niyo ba sinabi niya? Ayun kung hindi nag-upis yung kasalanan sa church. Positive tayo. Ganun yan eh. Kaya tayo minsan nakakusa na puro negative. Hindi nang puro. Kaso meron na dyan. Maraming nagsabi positive. Okay na. Kumbaga, represented na yung positive sa Bible. Kaya doon naman tayo sa negative. Okay, magkocode dyan. Okay? Kaya recognize, may kasalanan. Hindi natin gusto yan. Pero kailangan pag-usapan. Huwag kayo masasaktan pag kayo ay... Hindi, masaktan kayo. Pero bandang uli... Mag-mature. Diba? Parang bata, pinapalo, pagkapalo... Anong gagawin mo? Maghihimoto ka na dyan forever. Maglaki ko. Mas malaki ako sa tatay ko. Huwag ganun. Aminin mo mali ka. Grow up.
Dahil may kasalanan eh. At huwag mong questionin ng Diyos. Sub ano points na sa number 2. The number 3, recognize your status na hindi yan hinder. Mahirap siya. Mamaya, hindi na siya mahirap. Leader na siya, marami siyang anak. Si Gidyo, pinagpala siya. Though may nangyari ding hindi maganda. Dami kong di nasama dito. But anyway, tapusin natin ito ngayong maga. Ang Daniel tayo mamayang hapon. Anong last point natin ngayon? Eh, paano nga, Pastor Yandin? Ang dami talaga yun. Hindi ako magpag-aral. Gusto ko, Pastor, makapag-aral ako college para magtrabaho sa kahiyaman. Yun naman yun eh. Tama naman. Kasi wala akong... Wala eh! Ano sabi kay... May basa. Ready? Doon tayo natapos kanina, di ba? Ready, go. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Okay, ano yung one man doon? Yung sabi, magkakaisa sila. Bandang huli, hindi ko nabanggitin yun ha. Basta, nakafocus kasi tayo ngayon doon sa introduction. Muna, imagine nyo yung kanyang kalagayan ngayon. Na kaysa ganun kailangan, Lord, mahirap ako, mahina ako, di ako matalino, di ako pogi. Yan ka lang, okay? Paano natin natakihin yung problema? Pero alamin na natin, later, maging matagumpay sila. Para tayo magiging matagumpay ngayon? So nabanggit kanina, nag-umpisa yan lahat sa Diyos eh. Pag na-recognize mo na yung problema mo, may kasalanan ka, tugunan mo yon, iwasan mo yon, gawin mo yon, tama. And then, yung point number 3, ito yung pinakakin natin, huwag mong isipin mahirap ka ngayon, forever ka mahirap at pamilya mo. Lahat ng diraya, wala. Walang pag-asa yan sa buhay. Hindi ganun. Minsan may mga pilido rin, may kita ka. Sino ang mga matalino, mga mayaman ngayon? Bilyar. Ha? Sanyo. Ayala. Kasi talagang hereditary na yun. Mga Spanyol pa yan eh. Pero minsan may naliligaw-ligaw din dun eh. Meron ba? Alay mo, yung Sanyo, di ba? Kaya, Oltonyo. Di ba? Hindi mo talaga masyadong ano eh. Wala lang pag tapusin natin to. Ano yung dapat natin gawin? Nakita nyo ba yung sabi? Nangiina si Gidyo. Wala akong magagawa. Hirap ka. Pero kinausap siya ng Diyos. Amen? Kinakausap ba kayo ng Diyos? Amen. Baka hindi kayo nakikinig. Pag hindi. Diba, nakita niyo yung meme? Dapat i-post natin dito yun. Alala ko na naman. Lord, talk to me! Wala mo sa akin ganun, ha? Hindi ako kinakausap ng Diyos. Binabasa mo ba to? Kaya sabi dito, and the Lord said unto him, surely I will be with thee. Pangako, sigurado yun. Kaya pag sumasama kayo sa soul winning, diba, yung iba nagugulat sa atin, marami. At baka pati kayo rin. Yung iba kasi dyan, di nila sigurado, ligtas sila eh. Mag-ano pa yun? Meron bang ganun? Possible ba yun? Ginagawa natin, inaakay natin sila, diba? Pagkatapos doon, sigurado kung magtitiwala siya sa Diyos. Natapat ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, di niya kayang iligtas. So ngayon, magligtas ka na ngayon, next step, ano, reward sa langit, pagpalain ka ng Diyos, di ka ba magtitiwala sa Diyos kung ligtas ka nga? Tiwala ka rin. Pagkatiwala mo ibang bagay, katulad ng blessing, at least yung pamilya ko, maging maayos, Lord. Lord, pwede ba yung pamilya ko, at least hindi maging katulad ng mga pamilya ng mga ninuno namin, lahat, maloko-loko, lahat, mga ganyan. Walang kwenta, sugarol, kubaero, kung ano man yan. Puro sa kulto sila, politika, ano pa, ito yung mga lahi namin, ito yung mga, pag tinignan mo yung mga kulungan, puro ano, ganun, magkamag-anak. So kaya point number 4, surely I will be there. Anong dami mong gawin? Trust the Lord. Okay, lagi yun sa points natin, di ba? Kasi yun talaga yun eh. Kung ito, mahirap ka, trust the Lord! Hindi ako matalino, trust the Lord! Mahina ako, trust the Lord! May kasalanan ako dati, trust the Lord!
Nag-backslide ako, trust the Lord! Tinanggap ko eh! Napagalitan ako, trust the Lord! Nagpapatawad naman siya eh! Hindi ako galit ha, kasi mga bata. Well, kilala na akong itong mga to eh. Eh, nagsimba ako sa ibang church eh. Hiya na kay pastor. Trust the Lord! Amen! You trust the Lord, katulad ni Gideon. I-summarize ko na lang bandang uli. Meron pa siya ditong ano eh. Kaya naging ano si, yung mga young people, alam niyo yung mga sign. Patapos naman na tayo eh. Kay Gideon, kay Noah yun. Isa, natawa yung mga maso, naasar eh. Lord, give me a sign na siya na yung aking mga pangasawa. Baka may ganyan kayong kwento, di ba? Itong sign mo, oh. Hindi lang sign, instruction na malinaw. Eh si Gideon nga, kasi nga, hinahina. Lord, ang ganda nito, nakakatawa dito. Tinupad ng Diyos. Alam niyo ba yung fleece nga? Basta yung fleece, parang ano yan, siguro, kumot or something na tela na sa galing yan sa ship. Ano ba? Yan yung ano nila. Sabi niya, bandang muli, bilisan ko na lang ha. Magbigay ka sa akin sign, Lord. Gusto ko, pakita mo sa akin kung talagang ililigtas mo kami. Diba? Yung fleece ay basa yung surrounding niya, hindi tuyo. Pwede ba mangyari yun? Hindi pwede mangyari yun kasi pag fog yan, lahat siyang basa dapat. So, nangyari, tinupad ng Diyos yun. Kasi ang hina-hina nitong magtiwala sa Diyos eh. Tinupad ng Diyos. Lord, isa pa, baliktarin mo naman, Lord. Bukas yung basa naman yung iba, yung fleece tuyo. Imposible, pero tinupad ng Diyos. So, yung gusto ko sabihin, minsan, ang Diyos ay pinagbibigyan tayo. Amen? At lagi yan, sa araw-araw, sa buong buhay mo, may mga bagay na dati kang magtiwala sa Diyos, hindi ka nagtiwala, pagbibigyan ka niya. Pero sana naman, matuto ka na magtiwala ng lubos sa Diyos. Amen? Amen. So, trust the Lord. Isa pa. Sorry, tapusin natin to. Pero may nakita akong points kasi dito. Halos natapos po itong chapter 6. Papansin nyo dito, masyado siyang busy doon sa angel. Oh, eh, pagluluto kita. Kaya sinama ko dito, trust the Lord, not man. Amen? Ganyan din kasi sa misa sa mga churches, kasi misa may mali na tinuturo yung pastor niya, ay, yung pastor ko nag-adultery. Eh, nag-ano, ang tawag dyan, nag-excuse. Ganyan kasi uso ngayon eh, nagbigay lang ng excuse niya dito, tatayo dito yan. Magbibigay, sa lip na i-preach yung salita ng Diyos, magbibigay excuse sa sarili niya. Oh, nagkakasala ako ha, sorry po, nagkasala ako, pero ako pa rin yung pastor. Eh, kayo ba? Hindi nagkakasala, yung mga ganun. Kaya yung mga kawawa, yung mga member, tsaka yung mismo church, kasi nakafocus sila sa tao, hindi sa Diyos. Kaya kung si Gideon dito nagfocus sa Diyos, OA, pag binasa mo ito, yung ako nang basahin eh. OA masyado siya, nagfocus siya doon sa angel, na lingkod lang naman ng Diyos, mensahero lang naman ng Diyos. Kaya ang point, under ng trust the Lord natin, don't focus on the messenger, focus on the message. And then, sa 27, sabi dyan, then Gideon took men. Ito, nagtiwala na po siya. Of his servants and did as the Lord had said unto him. Nagtiwala na siya. Sinabi sa kanyang Diyos, ginawa niya. And so it was because he feared his father's household and the men of the city that he could not do it by day and he did it by. So ang kwento po dito, merong again, ang ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos kahit kayo, may kalaban tayo. Amen? So ang gagawin natin, isa, titirahin talaga natin yung kalaban. Eh, problema, parang kailan lang, ewan ko, nabasa nyo yun, hindi ko alam basahin. Pero naasaw ako kasi nakita ko ba sa Facebook, sa ABS-CBN, binabati ko ang mga kaibigan nating Muslim. At holiday kasi ng 9, di ba? Salamat din kasi at least maluwag yung daan, nagbatangas kami. Eh, sabi ba doon? At salamat sa Panginoon kasi in-offer niya si Ismael. Hindi nagulat ako. Sabi ko, loko itong mga to. Kaya, sabi sa Bible, si Isaac yung in-offer ni Abraham. So, kasi nung alingan, kaya hindi ako napagpigil. Para lang yung iba din ay puro amen yung iba. Kaibigang. Kaya gusto ko na sabihin, kalaban natin ang false doctrine. Amen? Eh, mga bata, huwag kayo. Bagay, iba to, sanay na itong mga to eh. Pag sinabi yung Catholic na yan, mga pagano yan, hindi, yun naman ang totoo eh. Mga Muslim, mga Mormon, mga Moron, di ba? Mga sa demonyo yan, yun ang totoo.
Huwag kayong... Ngayon sa mga, pastor, may silaan, pastor. Iyaw na nga dito. Yun ang kailangan mo malaman eh. Kaya nga sabi ko kayo nangyari dito kay Gideon. Ngayon ito, naalala ko lang. Kasi may nag-post sa amin dati. Kahit pa paano naman sa main, nag-ano rin. Ginagawa namin, no, nag... Yung mga trucks, di ba? Eh, syempre yung mga baguhan, takot na takot yun eh. Kaya, eh, nakuhaan pa yun, sinir pa sa ano. Ngayon, may gate dyan. Ipitan lang ng trucks yun, so may... parang papatok ba? Ganon si Gideon, ganon si Gideon nung una. Amen? Kaya ang ginawa niya, alam niya, may mga Diyos-Diyos andun sa halip ng birain niya. Takot siya, ginawa niya, gabi. Ginawa niya, sabay takbo. Kasi ganun tayo. May naintindihan ko po yan, ha? Kaya nung nagkukwentuhan kami ni, ano, yan, siya, ano, matuto sila mag-soul winning, di madali yan. Pero bandang huli, kailangan mo magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Tiwala kayo kung, paano kung ganyanin ako. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, kung anong gawin nila sa'yo, di gawin nila kung kaya nila. Amen? Eh, dapat may baril tayo, hindi naman. Okay? Kaya ang second point natin sa fourth point, okay, sub point, sabi dyan, magtiwala ka sa Diyos. Fear the Lord, not men. Takot sila sa tao eh, takot siya sa tao. Ba't hindi ka matakot sa Diyos? Bakit nang gusto ng Diyos na yung mga false gods ng panahon nila, bakit gusto yan? Sunugin, duhugin. Bakit gusto ng Diyos? Eh, para wala na maloko. Kasi dami nang naloko, kaya ginagawa natin, preaching natin ganito. Okay? Para itong kahit mga bata pa siya, pag may dumaanan ng mga iglesia ni Manalo dyan, ano sabi ko sa inyo, tanongin mo, si Kristo ba, tao, Diyos? Hindi na babalik yun, sabay-bay sa pa. Oo, oh, ganun lang. Kasi ang dali ng patiklupin yan, ang kailangan nyo ng knowledge. Okay? So, matakot ka ngayon sa Diyos, huwag kang matakot yun, itong mga iglesia ni Manalo, ano yan, mayaman yan eh. So, what? Hindi nila, hindi hahayaan ng Diyos na maangkin nila lahat. May angkin din sila dyan, party-party dyan, patulad doon sa, ano, di ba, sa Lagundi. Hindi nila kaya lahat. Huwag kang matakot. Matakot ka! Pag hindi ka sumusunod sa Diyos. Amen? Anong gagawin sa'yo ng Diyos pag hindi ka sumusunod? Mas nakakatakot siya. Ang pangako, sabi niya, ano sabi, matakot ka sa kayang pumatay ng kaluluwa sa kanang laman. Hindi yung laman lang kayang patayin. Okay, tapusin natin ito. Kaya sabi dyan sa 34, yan na. So, noong una, takot-takot siya. Nagtitiwala siya unti-unti. Kaya sabi dyan, may kwento pa pala dito, no? Inunti-unti niya eh. So, sabi ng Diyos sa kanya, oh, sige, takot na takot to. Matatakotin to eh. Sino matatakotin dito? Sinampulan niya ngayon. Sabi niya, puntahan mo itong mga to. Takot na rin sa inyo yan eh. Alam niyo ba, takot na takot sa atin yung kahit si Pope? Nakita niyo ba si Pope na in-interview? Kaya sabihin, ang daming kalaban ng Catholic, no? Oh, ito, ganyan. Yung baptist, ano masabi nyo? Naku, yan ang the worst. Yung sabi ni Pope. Kahit sino pa yan, takot sa atin yan. Alam nyo ba yon? Pag may Bible ka dyan, mag-soul winning ka, anong gagawin nila? Nakangatog yan. Anong gagawin nila? Tatapatan ka nila ng ano, hindi nga rin nila alam yung Bible eh. Pero nagpapanggap sila, sumusunod sa Bible, hindi nila alam. Kaya pag gandong ka, nakatokay mo yan, naku, nakangatog na yan. Kaya, para tayo magkakaroon ng tapang, ito, but the Spirit, pakibasa mo, ready, go. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and a miser was gathered. Yan, so, alam nyo ba, isa ba kinakatakot ng mga leader, katulad yung pastor, for example, ako tayo, anong gagawin ko dito, wala nang sumusunod sa akin, Mother Church, di naman ako leader na napakadaming follower doon. Di ba? Inisip ko dati. Kaso, pag nasa yung katotohanan, enough na pala yun. Amen? So, pinangako ng Diyos, kasama si Gideon. Nagtiwala siya, bandang huli. Tinulungan siya ng Diyos. The Spirit of the Lord came upon Gideon. Yan ang hintayin nyo. Amen? Basta takot talaga ako ngayon. Magtiwala ka lang. Isa, aralin mo yung salita ng Diyos. Takot talaga pa rin ako eh. Tuloy ko lang. Okay? Makinig ka ng preaching. Sin makinig. Hindi yung kontra ka. Okay? And then, yung tapang na meron yung pastor nyo ngayon, hindi ako ganun to dati. Magkakaroon din kayo niyan, baka even better. Amen?
Pag alam mo na eh, nabasa mo rin, dapat pinatunayan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng iba, nakita mo. Hindi mo na kailangan yung pastor mo kasi nakita mo na eh. Maututo ka na rin, susunod ka na rin sa Panginoon. Amen? At by the way, ito again, ang Spirit of the Lord. Huwag kayong magmangarap dyan na nasa mga Spirit of the Lord. Basahin mo lang to, makinig ka ng salita ng Diyos ng preaching. Yun na yun. Amen? So, go by Spirit. Ulitin natin ha. Paano tayo magkakaroon ng success na maayos? Kahit ikaw pinaka mahirap pastor, hindi nga ako marunong magbasa. Eh, may mga patutuwa nga dyan, hindi sila marunong masyadong magaling. Yung mga magaling, wala na, nag-compromise na. Pero pag naintindihan mo, sino ba dito hindi marunong si ano, Justin? Diba? Hindi naman tayo lahat maging pastor, diba? Gampanan mo lang yung kaya mong gampanan. Gagamitin ka ng Diyos. Naintindihan niyo ba yon? Kahit sa ang gera po, kahit yung sinong general dyan, may mga sundalo yan na ginawa nila yung dapat nilang gawin din. Nakapta nila as a whole yung tagumpay. So yun na po. Again, nag-umpisen sa Diyos, nagpapadala ng Diyos ng kanyang mga lingkod. May pag-asa tayo. Number two, recognize the problem. Lagi naman yan, kasalanan. Or yung reality nga, mahirap na ako. O anong gagawin natin ngayon? Tanggapin mo. And then start from there. And then, recognize yung status nga ay hindi yan. Nakakahirap yan, pero hindi yan ultimately ihinto ka niyan. Okay? And then, pang-apat, trust the Lord. Amen? So, let us be encouraged to succeed, especially in the Lord, no matter what our status is. So, this time, as a finale, basahin po natin yung Ephesians 3:15. Sinapaganda po nito. Basahin natin yung buo. Ilan ba itong verse? 21. Okay. Doon na tayo bandang huli sa, ano, saan ba yun? Ito na lang sa 14 onwards. Ready? Pagbasa, go. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God. Amen? Ang sinamarize yung preaching natin eh. Nandun yung family, family tayo ng Diyos, sabi dyan. Si Kristo, pinangalanan tayo, pamilya ng Diyos sa kanyang pangalan. At ang gagawin natin, yayaman ba tayo? Yan sabi dyan eh. Okay, pero hindi lagi sa pera ah. At siya naman ay titira sa atin. By faith. Pero, by the Spirit of God. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy tayo sa Bible. Amen? Amen. Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Buhay ni Gideon, Panginoon, napakalinaw. Siya po ay mahinang loob niya nung una. Bandang uli, nagtiwala sa Panginoon sa inyo. Nakita naman namin, kayo kumikilos. Siya nang ipapadala, nagtutulong. I pray, ma-recognize na namin ang kasalanan, Panginoon. Mag-umpisa kami doon. Hindi kami mag-demand sa inyo nang hindi naman dapat. I pray, ang bawat isa namin, Lord, as we start, Panginoon, magandang bilang, nawa, kami pagpapatuloy sa inyong biyaya, ng pag-ibig sa amin, pag-instruct sa amin sa katwiran, Panginoon, kayo pong dati sa aming mga gawain. Palain niyo, Lord, kami, andun yung pag-asa na kami po yung pagpapalain, mag-succeed sa buhay, sa pera man yan, or sa talino. Ito pong bagay, Panginoon, kayo pong kailangan mag-lead sa amin, Panginoon, at kayo pang lulatin, delaterin. So, inaong po, Lord, kayo pong malulatin. In Jesus' name we pray. Amen.